Hi mga ka-TikTok! So this is our first vlog, and since itong pinakauna, eh, pag-uusapan natin ngayon how TLWJK started. Maraming nagtatanong yan, Kuya Miko, eh. Oh, actually, laging tinatanong sa live namin kung paano ba kami nagkakilala, paano why nagsimula. Why are we vlogging together? Yes. Ganyan. And kailan kami nagsimulang magpolitika? Meron pa nga nagsasabi na, eh, tapos na yung election, bakit pa kayo nagpupolitika? So, pag-uusapan natin lahat yan dito sa aming first vlog para medyo kahit pa paano kung bago kayo dito sa channel namin. You'll get to know us. Exactly. Ayan. Let's talk about how TLWJK started. Ayan, oo. Well, it started during the pandemic. Siyempre, dami nating time lahat. Ang dami nating time pare-pareha. So, since work from home set up ako, and I think a lot of people were in that situation. So, naghahanap tayo ng way para ubusin yung oras natin, ganyan. TikTok happened to be there. So, nag-start to, medyo kasi cringy talaga Kuya Miko mag-TikTok eh. Yes. Sa totoo lang eh. Naalala ko noon na parang may challenge pa na dapat hindi ako magpapakain sa TikTok. Oo, yung parang ganun. Oo. Parang dadaan ng pandemic na hindi tayo mag-TikTok. Parang sa mga tito-tita, parang we're too old for TikTok. Mm-hmm. Ganyan. And noon, ang TikTok kasi known for like kaldag-kaldag, for pa-cute. Cute, yes. Dance challenge. Oh, pag-aaral. Yes. So we're too old for that. However, kung tatandaan nyo, noong 2020, ang daming isyong politika. And I have been very, vocal about my politics ever since. Pero parang nung pandemic, parang hindi ko na kinaya yung sobrang ingay, ganon. And I felt that yung voice na nangingibabaw during that time is the voice that I do not believe in. So I wanted to make my own voice, speak, and alam mo yun, para makontra mo yung prevailing nung time na yon, yung prevailing bosses nung time na yon. Otherwise, kung hindi ka nagsalita, yun yung magiging always talking about ayuda, always talking about bad pandemic response, tapos yun nga bumagyo. And then nauso yung nasa ng Pangulo, hinanap nila si PRRD. I think that was Typhoon Pablo ba? Pablo yata yun. And anyway, papalagay na lang namin dyan sa caption yes. Kung anong typhoon yun. But that was when Cagayan, Isabela, and some provinces in Northern Luzon were badly hit by that typhoon. So, sabi nila, bagal raw ng response, ganyan. And it's so frustrating kasi kahit ako, nabiktima ako noon. Akala ko talaga that time, parang there was really a delay. Apparently, it was a noise created in Twitter na lumaki. And malinaw na nag-fearmonger talaga yung opposition during that time. So, I got really frustrated kasi parang feeling ko, kung ako noon, parang medyo napaniwala ako nung call na yon during that time na nobody's doing something. Baka nga totoo, ganun. So yun. And syempre, lalo na kapag in-invoke yung emotion, like ang dami nang namamatay, ang dami nang nawawala, yung mga ganung bagay ba. And then, you get really scared for your people and you tend to believe na, shit, oo nga, baka walang ginagawa yung gobyerno. Then apparently, it's not the case. So, that's the time I made a TikTok account. I think that was around November. Pero hindi pa ako active noon sa TikTok. Hindi pa ako active. Lurker lang ako sa TikTok noon. So that's the reason why I made my TikTok account. Ayun. Ikaw, Kuya Miko? Well, ako, dati na akong nagpupolitika. Not as a vlogger, but as a individual, a normal citizen na mahilig sa politika. So, post ka ng post na noon about politics, ganyan? Nagpo-post ako. Hindi ako naggumagawa ng sarili kong post. It's just that I love commenting and answering like mga woke comments sa Facebook. Sa Facebook pa lang ako noon. And nagka-negosyo ko. And dumadating yung time na kahit yung negosyo ko ay ina-atake because of those posts. And there are times na kahit yung kunwari yung kausap ko ay I didn't know that na yung business mo pala na, so this is before before pandemic election, pa yes before pandemic pa I started being active sa politics. Well, I grew up in a family na
medyo opinionated kami. We are open to discussing politics kahit sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Sanay kayo na may dissent. Yes, at hindi kami nag-aaway, hindi kami yung parang pinipersonal. So there are times na kontra kayo sa ano yung kay ERAP, si mama pro ERAP, tapos ako noon parang I'm just questioning. So during the time ng ni corona, yun din parang I was made to believe na yun nga yung narrative ng television na si corona ganito. And when I researched about it, na parang hindi mo pala ganun. That's not the case pala, na parang I should have done better research. Hindi dapat ako naniniwala basta-basta. And during those times, ganun din, na parang if ako napaniwala, it should not happen to anyone again. I should do something about it. Kasi, kumbaga, may kasalanan ako eh. Because kahit hindi man ako nagwelga. Kung na-fuck up yung bansa, it's because we did not do anything. Kung maraming naloko before because of misinformation, it's because we didn't do anything. Yes. Yun nga ang lagi kong sinasabi. If you are part of the bad system, if you are not doing anything, akala kasi natin, pag meron ka lang active participation dun sa bad system, saka ka lang nagiging part of the bad system. Pero actually, if you are not doing anything, kahit any effort to actually fight the bad system, you are already part of that bad system because you are tolerating it. Nag-contribute ka na rin. Because you are allowing it. So during those times, nagsimula na ako na mag-research. Pag may ano, hindi na ako naniniwala basta-basta. So I started researching. And during pandemic, resign ko lang sa radio. Nag-resign ako. So tamang-tama, biglang pandemic. Same month. So by March 2021, doon ako nagsimulang mag-TikTok because I saw na meron palang politika sa TikTok. Yeah, actually around that period, that is when I started making contents. March 2021, around that period. Well, actually yung topic talaga kung bakit ako napa-content is about, you know, insurgency. And there was a TikTok content creator, his name is Felix. He would always do live. He's from Palawan. Tapos lagi siyang nag-host, Kasi nga during that time pandemic eh. So parang yung mga tao lang magawa live ng live, ganyan. And I would always be in his live, ganun. Tapos I would listen to different discussion, ganyan. So nag-input lang ako, ganyan. Until nagiging regular na siya, At na-enjoy mo na. At na-enjoy ko na, ganun. And I think this is also around time na dumami yung content creator na mga, you know, yung mga anti-government, mga anti-government, anti-everything, ganyan. Yung mga woke politics sa TikTok. And medyo nakaka-frustrate kasi yung parang ang dami-dami nilang galit. Tapos hindi naman nila naiintindihan yung sistema. Now, the thing is, you can oppose to your heart's content. Wala namang problem doon. But when you do, you have to oppose intelligently. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yun sa akin eh. And yung TikTok, dahil handun lahat ng mga kabataan, handun lahat ng mga impressionable young kids, makita mo talaga yung galit na galit sila sa government, but they do not know exactly kung bakit sila galit. Like, galit na galit sila sa PNP, galit na galit sila sa ano. Parang, ano yung exactly yung kinakagalit ninyo? Diba? I-process natin yan. Yes. Ano ba? Kailangan pag-usapan. So, yun nga madam, pagpasok ko ng March, sa Facebook kasi, nandun sila SAS, sila TP, sila Attorney Trixie at ibang mga pro-government. Pro-government na mga vloggers. So doon sa Facebook. Pero TikTok was like Twitter then. Yes. Yun nga, nananalo kami nun lagi sa usapan sa Facebook. Pagdating ko sa TikTok, sabi ko, what happened? Ano nangyayari? TikTok pala ay parang Twitter. And I just cannot tolerate it. Correct. Sa Facebook, pag nagko-comment ka, you can comment all you want with actually, ako talaga, pag nagko-comment ako, meron na akong picture niya na ito yung source ko, ito may link na, meron pang picture. So, ganun na ako sa Facebook pa. Kaya nakakakuha ko ng mga followers sa una kong Facebook account na sometimes which, pinsan by the way, pa, na permanently ban. Sa Facebook. So, ayun, parang when I entered TikTok, so, since ang TikTok is 150 characters lang, nababanas ako kasi nakukulangan ako sa freedom to comment. So, what I did is I saw this option to actually create a video reply through those comments. So, I did it.
And I'm not thinking about anything. I'm not thinking na may manonood. It's so just that I moment, want to give reply eh. The moment you created your TikTok account, gawa na rin ng gawa ng content? Yes. Antimano. Oh, hindi. Nagsimula ako sa comment section ng mga less than a day. Pero nababanas talaga ako kasi sobrang nakukulangan ako sa 150 characters. Okay. And those times, dun kay Kael, dun kita nakita. Nasabi ko, kasi ang pinag-usapan namin nun is oppression ng mga kababaihan dahil sa mga jokes. Mga oppression misogynist sa, jokes. Oppression sa mga kababaihan ni PRRD. Yes, because of his misogynist jokes. Yun yung parang topic no, na parang this mga pang-woke, mga pang-sinaunang ano pa to, mga ito yung mga that's a good example no, na we cannot understand where the hate is coming from. Hindi ko sinasabi kasi syempre babae rin ako eh. Hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa ni PRRD kasi misogynist naman talaga siya. Yes. E pagka misogynist naman talaga siya. And to a certain extent, it is offensive. Mm-hmm. It is offensive. I am not invalidating that. Yes. But he is not oppressive to women. Magkaiba yun. If it is something that I want him to change, yes. Diba? Kung mababago yun ni PR, kaso ang tanda na nun eh. Di na magbabago yun. So, it is something that I want him to change. Mm-hmm. However, I am not gonna go out there on the streets and say, itumba natin si PRRD dahil nag-rape joke siya. Yes. Ganon. And, doon tayo nagkasundo eh. Yes. Doon tayo nagkita na parang, we have to understand that PRRD is offensive and yes. We acknowledge that. Yes. But he is no way oppressive to women. Yes. He's no way oppressive to women. In fact, he had a lot of policies wherein he gave due respect to yes. women. I think sa Coast Guard yata yun or something like that. It was him who promoted parang a woman to that very high position doon sa Coast Guard that was not done before. Mm-hmm. And to PRRD, it doesn't really matter whether you're a man or a woman. Mm-hmm. If you are capable, you're gonna get what you deserve. Yes. Ganon. And, doon, parang nung panahon na yun sa TikTok, parang nasa ano pa lang tayo, definition of terms. Yung parang, let's define offensive and oppressive. Uh-uh. Kasi magkaiba and yun. I think wokes are not ready for that. Yes. During that time, the wokes are not ready for that. Hindi sila ready na kino-confront sila. Mm-hmm. Hindi sila ready na kino-confront sila. And I think parang doon na-shock yung mundo nila eh. Oo, sa TikTok. Uh-oh. And yun, doon tayo nagsimulang magkakilala. Uh-oh. And that's how we started. Confronting the wokes. Yes, sa TikTok. Ayan. So anyway, sa TikTok kasi guys, medyo mahirap kumuha ng following doon. Mm-hmm. Medyo mahirap kumuha ng following doon. TikTok has a very different algorithm compared to other social media platforms. YouTube, Facebook. Oo. Iba sa TikTok eh. Parang kung ang content mo ganito, more or less, magkikita-kita kayo doon. Yes. Ganon. Ang nangyari, when I do live, laging nage-guest si Kuya Miko. Pag nagla-live naman si Kuya Miko, lagi akong nage-guest sa kanya, ganyan. We started doing it regularly. And yun nga, so parang dahil, actually, ikaw yung mas naunang madalas nagla-live eh. Nung malakas pa yung internet. Oo, kasi ayoko mag-comment na mag-comment, so magla-live na lang ako. Siya yung madalas talaga nagla-live. Tapos ako yung nakikigest lang ako. And then during that time rin kasi, yung original na host namin, umalis na ng Pilipinas. So, kaya either him or ako na yung nagla-live. And during those times, sobrang minor ng politics sa TikTok. Oo. As in, meron mga nang ano sa atin, nang didegrade na parang umalis na nga kayo dito sa TikTok. Oo. Kasi hindi kasi ito, hindi kaldaga. Oo, hindi to ginawa para sa politika, parang ganoon. But what we are saying, TikTok was created for everything, for everyone. Uh-oh. So ayun. So medyo ano tayo, na discriminate tayo doon kasi nagpa-politics tayo. So ayun, but now as you can see, medyo big deal na kahit yung ibang content creators na hindi naman nagpa-politics nakikipolitika na. Uh-oh. So ayun, isang question madam na lagi ko naririnig. Paano tayo yung parang nagsimulang yung tipong nag-conceptualize na parang tara mag ano na tayo, let's make this formal na magpa-partner na tayo sa vlogging. Yes, sa TikTok live. Well, we find it really effective yung ko-confront mo yung mga narrative na fino-forge ng certain groups or yes. certain individuals.
na before kasi parang 'di ba content versus content. Oh, content versus content, ganyan. Before kasi 'di ba parang pagka mayroong nagsasabi na hindi naman totoo 'yan, mm-hmm. wag mo nang patulan, mm-hmm. yung mga ganun-ganon. Hayaan mo na lang. Hayaan na lang natin 'yan, ganyan-ganyan. And that's why we lost a generation because of that. Yes. Dahil walang kumukontra dun sa mga unfounded anti-government sentiments. Mm-hmm. We lost a generation mm-hmm. dahil dun. And I think a lot of people will agree na dahil sa hindi natin kinontra enough mm-hmm. yung mga narrative na sobrang exaggerated in the past, we came to a point na hindi natin alam kung ano yung totoo mm-hmm. o hindi. So right now, may mga sumisigaw, oh, historical revisionism, mm-hmm. historical revisionism. But you know what, if we started questioning the narrative then, di ba? If we were free or at least, wala kasing platform na ganito eh. Kaya parang kung sino yung may pinakamalaking boses, siya yung nananalo eh. This time around, dahil meron ng mga, may mga ganitong platform na nga, parang hindi na po pwedeng hindi mo gagawin na magsalita, ganun. So, we thought that it's very important that we voice out our concerns, mm-hmm. our point of view, because this is something that will be part of mm-hmm. the national consciousness. Yes. So kung hindi mo lalakasan yung boses mo, somebody will speak for you. Yes. Tapos sasabihin nila, they are the voice of the voiceless kasi ayaw mong magsalita. Yeah. Ganyan. So I have to create my mm-hmm. own voice. I have to give myself a voice. Mm-hmm. Para nobody can speak in my behalf, mm-hmm. 'di ba? So, kayo mga kagat diyan, mm-hmm. okay magsalita na as if you speak about me, mm-hmm. you speak in my behalf. Na parang, "Oy, Gabriela, kaya ko magsalita para sa sarili ko," 'di ba? Tumigil-tigil kayo diyan. Ganern. So basically, that's how it is. Mm-hmm. That's how it is. That's the reason why we started this thing, because we wanted to confront this fraud na nagsasabi na yun ang sentimiento ng bayan. Mm-hmm. Part ako ng bayan. Mm-hmm. I am a citizen. At hindi yun ang sentimiento. At hindi yun ang sentimiento. Oo, so please, mm-hmm. di ba? Ayun. So, ako nun, madam, kasi parang, it's as if, parang, kinoconfront nyo yung sa comment section. Kasi sunod-sunod talaga. Uh-oh. Pero wala kasing option sa Facebook na magla-live kayo at mag-uusap talaga. Uh-oh. So noon, nakita ko sa TikTok na parang content versus content, pero hindi talaga, parang they have the chance to escape through uh-huh. their content. Uh-huh. So sabi ko, kasi sa Facebook, nag-uusap naman yung mga tao eh. Uh-huh. It's just that, dun sa TikTok, parang medyo iwas yung mga tao, yung pro-gov and anti-gov na mag-usap, na direkta. Ayaw kasi ng confrontation. Yun nga. Uh-huh. Na ako naman, nasanay ako na, because I grew in a family na we can confront each other's opinion. Uh-huh. Sabi ko, and still love each other, yes, at the end of the yes, day. Yes, and we still support each other. I have friends. Nung nakita uh-huh. yung unang vlog ko na sabi, we may not have the same politics, but uh-huh. I support you to, sinabi niya, ito yung magaganda, maganda uh-huh. yung ganito. Uh-huh. And I grew in that kind of environment and I cannot understand bakit hindi kaya ng mga tao mag-confront. Uh-oh. Eh, opinion lang naman to. Uh-oh. Kaya, ayun, parang I started asking people na, akit ka sa live, pag-usapan natin. Akit ka sa live, pag-usapan natin. And during those times, yun yung parang mako-confront nyo yung argument ng isa laban sa isa, fact ng isa laban sa isa. Ako may fact, ikaw pala wala. Correct. You are just opinion, which is ganito yung usapang kanto. Lagi ko siya sabing usapang ganito kanto. Ganito yung demokrasya. Yes. Diba? Ganun yung demokrasya. Well, one thing about the LWJK is that we are not experts. Mm-hmm. And never namin pinresent yung sarili yes. namin na experts. And ang isang malinaw sa atin, lagi natin sinasabi na we are not here to educate. Yes. Yun ang malinaw sa amin. TLWJK is not here to educate. Hindi po kami nandito para mag-educate. We are here to be educated by other people as well. Correct. And we are here to learn to also. Kaya nga sinasabi namin na kapag may sa tingin kayo mali na sinabi namin, i-correct nyo kami because we are here to learn. We want to talk with you. Hindi we want to be responsible citizens. Yes. Just
just how I like everyone to be responsible citizens. Yes, at isa pang sa tingin ko naging prinsipyo natin na hangga mula sa simula, yun talaga, one, we don't want to educate, hindi kami nandito para mag-educate. Pangalawa is, we want to level up the conversation. Yes, oo. So, yun yung pinakarason talaga kung bakit sinimulan namin ang TLWJK. Oo. Para wala na yung mga sloganeering politics, yung mga Marcos magnanaka, o yung mga ganun. Pero ang baduy eh. Mm-hmm. Parang hindi nyo kayang tumalino. Talinuhan natin. Lagyan natin ng facts. Hindi pwede common sense diba? Lang. Lagyan natin ng ano, parang if you're going to assert certain things, ano yung basis nun? Mm-hmm. Bakit mo nasabi yun? Bakit yun ang dapat nating tayuan? Bakit yun yung dapat nating tindigan? Diba? Yes. So, basically, yun, be a responsible citizen by knowing what you are complaining about. Yes. Diba? And that's how we started the TLWJK. And that's how we started the TikTok Live with Joey and Coco. May gusto bang pag-usapan? Comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit the bell button para wala kang mamimiss na pardag lang.